Yeah, ma'am, baka pwede natin masabi sa mga tao kung paano mga successful na mga nag-alaga ng Carabao. Meron na po silang at least 5 milking buffaloes. Yun po kasi ang kailangan para sa ganon, kayang tugunan nung negosyong pangangalabaw, yung pangangailangan ng isang pamilya. Marami kaming kwento na hindi alam kung ano yung uulamin kasi walang pambili ng ulam. Pero ngayon po sila na yung nagpapautang para may bilhin at pang-ulam. No? Dati po, naglalakad. Ngayon, may motorsiklo, merong SUV. Dahil ang laki na ng improvement nung pananaw doon sa pagninegosyo salig sa gatasang kalabaw or karning kalabaw, no? Ito po yung faces of success, no? Ito po sila living documents or living champions nung success na meron po sa kalabaw. Gaya po ng pinantahan nyo kanina si Erlinda Mercader. Siya po ay champion women carapreneur. Po namin siya. At nung mga nakakaraang taon, marami po siyang award na most outstanding dairy buffalo. Yung hayop po niya, yung mga kalabaw nila na nanalo, national awardee po sila. So, isa lang po sila doon sa magandang kwento na dating, ito po yung dating tenant, yung asawa, umaasa sa pasweldo. Pero ngayon po, we can confidently say, umunlad na talaga yung buhay nila. Katulad ng pagkilala ng PCC kay Erlinda, isa pang ahensya ng gobyerno ang nagpapahalaga sa mga kababaihan sa agrikultura. Ito ang PICAF. Mahalaga ang papel ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries o PICAF sa ating kinabukasan. Sila ang nangangasiwa sa pagsasagawa ng mga polisiya at programa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Layunin ng PICAF na siguruhing protektado ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Pinoprotektahan namin ang karapatan ng mga magsasaka at mangingisda para makapag-participate sa buong proseso ng social, political, and economic decision making. Itong mga nakaraang taon, tinutukan ng gobyerno ang kahalagahan ng mga kababaihan sa agrikultura na tradisyonal na dominado ng mga lalaking magsasaka. Dito nakapasok ang dalawang babaeng committee chairpersons. At sila po ay aktibong nagko-contribute sa kasalukuyang policies. Para matugunan ang papel ng mga kababaihan sa agrikultura, hinahawakan na ng mga babaeng leader ang ilang mahalagang posisyon sa gobyerno. Kulang ang representasyon. Very evident ito kasi nga ngayong taon, ako lang ang babaeng RAFC chair. So, isa yung indikasyon na kulang ang representasyon. Ang kababaihan or gender matters ay magiging regular na tatalakayin sa lahat ng councils. Kaugnay ito sa mga isyung nakakaapekto sa mga babaeng nasa Bukirin. Isa si Bernadette de los Santos sa mga nabanggit na pinuno. Nakakita siya ng oportunidad para maiangat ang kalagayan ng mga pamilyang magsasaka. Na-realize ko na kaya pala ang mga farmers ay hindi masyado makaangat sa economic strata natin ng ating lipunan kasi from the time that the farmers plant their crops to the time that they harvest, wala silang masyadong productive activities. Para maisagawa ito, itinalaga siya ng gobyerno na tumulong sa mga magsasaka. So in 2017, ang DSWD, hinire nila ako na magturo ng pagbuburda by hand sa mga kababaihan sa aming bayan, sa Baaw Camarines Sur. And karamihan nito ay mga asawa ng mga farmers.
isa pang babaeng pinuno sa agrikultura si Dr. Mary Ann Sayok. Siya ang chairperson ng National Bonner Program Committee on High Value Crops, Fruits and Vegetables. Ang maganda sa committee na to, it's a public-private partnership. It's a platform, no, para sa mga iba't ibang stakeholders sa pribadong sektor at sa gobyerno. Naniniwala rin si Ginang Sayok na malaki ang potensyal ng mga kababaihang Pilipino na makaambag sa paglago ng ating ekonomiya. Sa tingin ko, ang daming magagawa ng kababaihan. Dito sa atin, maswerte pa nga tayo sa Pilipinas kasi maganda ang position ng women kumpara sa ibang bansa. At dahil sa ating kultura, madaling malalampasan ang mga hadlang sa pag-unlad ng mga kababaihan sa agrikultura. Sa ibang bansa, hindi sila pwedeng mag-own ng land. They cannot even inherit land. Pero sa atin naman, siguro mas may ano na tayo, we are advanced in a certain way. Para sa PICAF at sa mga miyembro ng pribadong sektor na katuwang nito sa mga programang pangkabuhayan, malaking bagay ang pagtulong sa mga kababaihan sa pagpapahalaga sa kanilang sarili. So napansin ko na pagka pala ang babae ay meron ding income at naiaambag niya sa pamilya, nabuboost ang kanyang confidence. Sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan, mapapabilis ang pag-unlad ng bayan. Sa tulong ng PICAF, PCC at iba pang ahensya, sigurado nagaganda ang buhay ng ating mga magsasaka. Ang maganda po is pag umuunlad yung buhay, hindi po agad sa bahay o sa sasakyan dinadala. Magkikita po namin, and we have document to show, uunahin po nilang pagandahin yung bahay ng kalabaw, uunahin po nilang bumili ng portable milking machine, uunahin nila yung talagang kalabaw. Kasi sabi nila, ma'am, pag hindi po namin to inalagaan, hindi po namin kayang isustain yung luho na gugustuhin namin. So sabi nga nila, kailangan talaga ma'am mag-invest ng tama. So nakakatuwa po, no? And it makes us very proud and yet very humble. Mataas po ang organizational citizenship ng lahat ng empleyado sa PCC. Yung kwento ng success ng PCC hindi lang makikita sa loob ng organization, no? Rather, we would prefer our effects to speak for the agency, no? So parang kalabaw po, tahimik pero masipag, maasahan, and at the same time may dulot na pag-unlad, no? So ganun kami palagi sa PCC, but this time we want to really communicate to the world yung maraming successful story, no? Anong hamon ang pwedeng iharap ng PCC? Okay. Ang unang hamon po na nakikita namin is dahil hindi po kami regulatory agency, at least 400,000 heads of buffaloes are being slaughtered every year. Yun po yung nakikita ko. But we have to be able to replace at least 400,000 newly born or offspring. We have to produce at least 400,000 cubs every year para po ma-sustain namin yung carabao population. Ang kaya po nung AI at nung pondo na ipinagkakaloob sa PCC na every year na bumababa naman, is kaya namin mag-produce ng up to 30,000 genetically improved with parentage data. 30,000 po, and 95% is privately performed by the village-based AI technician. So, pagkatiwalaan po sana kami ng mas mataas pa na pondo para mas lumawak
yung pag-produce at pag-upgrade ng production base natin. Kasi ang dami pong kalabaw sa Pilipinas, pero kung yung ini-improve natin yung lahi, eh, napupunta naman sa slaughterhouse or sa auction market. Okay lang sa auction market, huwag lang katayin, no? Yun po ngayon yung idinudulog namin ngayon, both sa Congress and Senate. That is one good challenge na gusto po namin ng suporta. Another challenge po is yung sana hindi po kami biakin, no? Kung bibiakin po natin si PCC at hindi na niya magawa yung ginagawa niya ngayon, hihina po, no? Hihina yung pag-generate natin ng tulong for the Carabao subsector. So, ang sinasabi ko nga pong palagi, kung hihiwain mo si PCC, isang bilog, hiwain mo sa gitna, ang makikita mo po yung kanyang expertise in genetic improvement. Yung kanyang expertise in building the confidence of rural farming families to think of themselves as negosyante. Palagay ko dun po kami pwedeng sabihin, pwedeng mag-participate, pwedeng mag-contribute. So, hindi lang sa dagdag ng budget, kung hindi, support of the whole of government. Dahil pag sinabi mo pong Kalabaw, parang nakaatang siya lahat sa amin sa Philippine Carabao Center. Kasi ang pangalan namin, Philippine Carabao Center. Ngayon po, parang I will be really seeking the help of the industry. Kamukha po ninyo, no? To help us out at ipakita po namin yung simple, humble na kinreate na namin na pagbabago sa pangangalabaw sa Pilipinas. Nagwawagi po ang Department of Agriculture through PCC, through NDA, through the other livestock agencies, kasi kasama din si DTI, DSWD, si DepEd, si NEDA, dahil siya po yung nag-endorse ng mga projects namin for funding to different donor agencies, no? COICA, ASIAR of Australia, JICA, ang laki pa ng support nung nag-uumpisa kami, no? And at the same time, PL480, kung meron pong project na successful ang Department of Agriculture sa PL480, gusto po naming sabihin isa kami dun dahil iningatan namin at ginamit ng tama yung pondo. Wala pong nasayang, no? So the office ay the building that you see na very proud dito po sa tabi ng ang tawag namin LEAB Complex. To honor our first executive director, Libertado C. Cruz. LIB ang tawag sa kanya. Livestock Innovation and Biotechnology Complex. No? That was donated by the PL480. No? So ito po ay isang paraan para ipakita sa buong Pilipinas na hindi po kami nagpapabaya. No? So sabi ko nga po sa inyo, magaling po kaming humingi ng tulong. And salamat din sa tulong na binibigay ng Manila Times to communicate to everybody yung payak pero very significant na contribution ng Philippine Carabao Center to Philippine agriculture. Mahalagang bahagi sa ating mga magsasaka ang kalabaw. Naging simbolo pa nga ito ng ating agrikultura. Kaya na makampante tayo na mananatili ito sa ating kabuhayan dahil sa pangangalaga ng isang ahensya. Agree ako dyan!